magandang umaga sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Tanghali po, magandang araw sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Dito po sa Sunshine Radio DZYT, live po tayo over our CPIO page, Cagayan Provincial Information Office na FB page ngayong araw na ito. At ako po ang inyong mga kasama ngayong araw since ngayong buwan na ito ng Marso ay Women's Month Celebration at ginugunita po natin at isa pong pagpupugay sa lahat po ng mga kababaihan dito po sa buong lambak ng Cagayan at sa lugar po na naabot po ng ating signal at sa buong mundo po, no, na marami pong nakaantabay sa ating programa dito po sa radio station Sunshine Radio DZYT. Kasama ko ngayong araw na ito ang dalawang magigiting na mga kalalakihan na malaki ang puso sa mga kababaihan. Ayan. Kasama ko si kasamang KP at si Mark Paul Manaligod ngayong araw na ito ng Friday, ayan, March 31. Mga kaibigan, kanina po ay galing po tayo sa Intercollegiate Forum sa UCV Greyhounds na kung saan ay nakasama natin, no, ang ilang mga kababaihan, mga estudyante po, no, from different colleges and universities dito po sa Tuguegarao City. Yun ang ating pagbati ngayong araw na ito. At of course, nakasama rin po natin ang consultant ng ating gobernador, si Ma'am Raquel De La Cruz sa Women Affairs. Okay, and of course, ang PSWDO sa pangunguna nga po ni Ma'am Helen Donato, ang ating Provincial Social Welfare and Development Officer. Ayan, so of course, no, ngayong araw na ito ay ipaparinig din po namin sa inyo sapagkat sa ating programang Kagandang Balita Pabaruente Cagayan ay marami pong mga nakalinyang mga guests, mga resource speakers po natin. May kaugnayan nga po sa selebrasyon ng ating ng Women's Month ngayong buwan na ito ng Marso sa temang We Make Change Work for Women. Ayan po mga kaibigan, ano? Bago ko makalimutan, ako po pa lang yung mga kasama ngayong araw ng Friday ay Dabi Kabawatan po lamang. Good morning at of course ito ay sa produksyon ng Provincial Information Office. So ulit ko, live po tayo over our CPIO page sa ating FB page mga kaibigan. All over the world yung ating pagbati dahil marami pong nakamonitor po sa atin at sinasabi pong pinapanood po nila yung atin pong programa over the internet. Yan. Anyway, mga kaibigan, ngayong araw, gaya nga po ng nabanggit ko kanina, no, ay dumating din po ang commissioner, no, ng yung ating National Youth Commissioner, si Ginoong Percival V. Sendanya, na kung saan siya po ang naging keynote speaker at nagbigay po ng inspirasyon, no, bigay po ng inspirasyon sa mga kabataan na dumalo nga po kanina sa Intercollegiate Forum sa UCV Greyhounds Gym. Yan. And of course, dun sa kanyang mga lectures, no, natuwa po yung mga kabataan, maging yung ilang mga empleyado po na kababaihan ng Provincial Government of Cagayan, mga estudyante, student councils, of course, ang PSWD through Ma'am Helen, mga estudyante ng St. Paul University, UCV at iba pang mga estudyante dito po sa Tuguegarao City. Mga kaibigan, nais din po nating iparinig sa inyo ang atin pong yung tinip na mensahe po ng ating gobernador, ano? At ito nga po ay sa pamamagitan ng kanyang consultant si Ma'am Raquel De La Cruz para po naman ibigay, no? Dahil ang ating gobernador po ay may mga equal important na pagtitipon pong dinaluhan din, no, dito sa lungsod ng Tuguegarao. Pakinggan po natin mga kaibigan ang kanyang naging mensahe. Okay, at antabayanan mga kaibigan sa mensahe po ng ating gobernador through Ma'am Raquel De La Cruz. Okay. Mr. Percival,
Yan po naman ang naging mensahe ng ating gobernador na ito po ay personal pong idiniliver ni Ma'am Raquel De La Cruz, ang consultant po sa opisina ng ating gobernador on women affairs. Yan. And of course, sa mga kaibigan, nababanggit nga po no, na ina-acknowledge po talaga no, ang importansya ng tungkulin po no, na malaki po ang role ng mga kababaihan sa ating society. And even po yung mensahe nga po no, ni Commissioner Percival Sardanya nang siya po yung ating National Youth Commissioner na hindi lang po malapit yung kanyang puso sa mga kababaihan, maging ang ating ina ng lalawigan, no, ang may bahay po ng ating Gobernador Manuel L. Mamba na si Attorney Mabel Villarica Mamba na siya pong dating National Youth Commissioner, no, siya po, no? Kaya nga po yung reason nga po niya na kumbaga malapit po ang lalawigan ng Cagayan sa kanyang puso kung kaya't hindi niya matatanggihan yung mga ganitong mga pagtitipon, no? Para sa mga kababaihan. Yan po mga kaibigan, nagbigay po siya ng mensahe, no? Mahaba po yung mensahe ni Commissioner Percival Sardanya at nagkaroon din po ng parang a sort of a lecture sa mga estudyante na dumalo sa nasabing pagtitipon. So mahaba-haba po yung mensahe niya and with matching Q&A, no, naging participative yung audience kanina. Mga kaibigan, sapagkat mismo no ginawa niyang live rito, no, at pumunta sa
hindi siya gumamit ng podium. Siya po ay nag-isip sa baba para sa ganun ay ma-feel ng mga kabataan yung importansya nga po, no, ng mga kababaihan din, yung mga young people natin, dahil yun po yung participants po kanina, mga kababaihan, and andun din po yung mga kalalakihan ng mga estudyante po, no, from different colleges and universities dito po sa buong Tuguegarao City. And aside from that, no, yung mensahe din po ng dean ng Student Affairs ng UCB, dahil nirepresent po niya ang president po na si Sir Victor Perez, at kinomed nga po niya yung mga organizers sa pag-host po ng activity ito at for choosing UCB, no, dahil hindi makakatanggi ang dating board member Victor Perez, no, sa lahat ng mga activities ng provincial government once na may request po sila sa kanila, no, sa kanya, sa UCB. So it's a challenge also for women, ayon nga sa kanya, na gawin ang country nito, no, a place to be with, na with intact family, of course, yun yung kahalagahan ng mga kababaihan, sabi nga ni Dean Rose Esteban, no? And let's make this country a better place to live in. Yun yung pinaka buod ng kanyang mensahe, mga kaibigan. That's why na-encourage, no, ang lahat, maging kabataang babae or kabataang lalaki, na kailangan po talagang makiisa, no? At kumbaga kilalanin yung role ng mga kababaihan. Anyway, isunod din po natin yung kay Ma'am Marichelle de la Cruz. Ito po ay isang instructor, mga kaibigan, ng automotive sa Southern Isabela College of Arts and Trades, no, sa Santiago City. Dahil isa pong napakagandang pagkakataon sa panig po ng mga babae, kumbaga nasa field ng mga kalalakihan to, pero pinasok po niya, mga kaibigan. Pakinggan po natin yung ating interview sa kanya dito sa ating programa ngayong araw na ito ng Friday. Kasama po natin ngayon si Ma'am Marichelle de la Cruz, isa pong automotive instructor ng Southern Isabela School of Arts and Trades, na ngayon po ay kilala. Southern Isabela College of Arts and Trades. Ah, okay. Yes. Ma'am, una po sa lahat, bumati ka muna sa ating programa. Kagandang balita, Babaruente Cagayan, sa ating mga radio listeners ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa Kagandang Balita. Kagandang Balita, Babaruente Cagayan, DZYT Sunshine Radio. Yes, okay. Si Ma'am Marichelle po ay from Larion. Larion Baho. Larion Baho. At Ma'am, bilang isa pong instructor po sa larangan po ng automotive, pwede po malaman sa inyo, Ma'am, kung gaano po karami yung ating mga enrollees po ngayon sa kursong ito sa inyong school? Actually, sa aming school, hindi kami naubusan ng enrollees ng automotive. Kasi sa SICAG, ang top or yung tinatawag namin na distinctive area of competence ay automotive. So, marami lang ang dumarating na enrollees ng automotive. Meron kasi kaming apat na level ng automotive, which is the automotive servicing NC1, automotive servicing NC2, automotive servicing NC3, and then automotive servicing NC4. Sa ngayon, ang hawak po is automotive servicing NC2, which is hindi naman makakarating ang enrollee doon ang isang trainee kung hindi siya dadaan sa NC1. So, ang ina-accommodate lang namin is maximum of 25 trainees. We do not go beyond that. It's either na nasa minimum pa rin kami ng 20 to 25. Para kasi ang test na kasi is a one-on-one skills demonstration. So hindi pwedeng mag-exceed sa 25. Hindi rin pwedeng bababa ng 20. Out dun sa population ng mga enrollees nyo, ilan po dito ang mga kababaihan? Kung sa ratio po natin sa mga kalalakihan versus mga babae? Sa ratio ng kababaihan, paminsan-minsan lang ang babae. So in my almost 3 years of teaching sa SICAP, tatlong beses pa lang akong naka-encounter ng babaeng enrollee. Ah, tatlo, ma'am. Tatlo. Sa 3 years. Pero sa ngayon, ma'am, meron po? Sa ngayon, meron kaming isang babae doon, pero nasa NC1 siya. Hindi pa siya nakarating ng NC2. So, ma'am, doon sa isang babaeng yun, nung una po, ma'am, ano ba, tayo po ba ay, kumbaga, chinechat
check muna natin sila sa anong mga requirements po, ma'am, kasi alam natin na kung automotive is for the field of men. So ano po yung requirements natin for them before na in-accept po natin sila? Ang acceptance kasi bago matanggap siya as a trainee ng isang qualification is the medical certificate. Ayun ang kailangan, kung fit to work pa siya, not knowing na ang automotive kasi is mabigat talaga. So, sa mga enrollee namin kasi hindi nila alam na may babae na trainer. So nagugulat na lang sila magpasok doon, may babae na magpala. So parang na-challenge. Kami sa nagre-recruit din kami lalo na doon sa mga driving class na why not just drive lang. Paano kung sarili mo yung sasakyan, nasiraan ka, at ikaw lang ang nagda-drive, anong gagawin mo? So, yun yung challenge namin sa kanila para kahit pa paano, kukuha din naman ng basic knowledge sa automotive and basic skill. Yes, sa inyo po, sa school po ninyo, do you give assistance po sa mga estudyante na naka-enroll po sa automotive, ma'am? Or yung mga nag-excel, mga ganun po, meron po tayong assistance sa kanila? Yes, ma'am. So, actually, kung sino yung nakikita namin na talagang may kapasidad na gumawa nung pinapagawa namin, siya yung unang dine-develop namin. Ang strategy ko kasi, kung sino yung nakikita kong may potential, siya yung uunahin ko. Kasi mahirap mag-handle ng napakaraming para sa akin kasi babae nga ako. So pag nakita ko nang medyo okay na siya, siya na ang gagawin kong partner ko para naman matulungan niya yung mga iba. Kaya ang nagawa ko, nag-peer teaching na lang sila, kumbaga help each others. Doon sa nabanggit ni ma'am na sa ilang taon yung pagtuturo, yung gumraduate ba yun na babae, ma'am, after gumraduate po siya, meron po ba tayong monitoring kung ginawa po ba niya yung course na ginapos niya, yun pa rin ba yung trabaho niya ngayon? Meron naman, ma'am. Kasi ang isa kong napag-graduate ng NC2, nasa Norway na siya ngayon. Norwegian national yung napangasawa niya. So, umuwi siya just to treat the skill. Para naman, kasi dun sa ibang bansa, hindi naman pwedeng lalaki lang ang nagtatrabaho, di ba? So, sa Facebook kami nagkakanuhan. So, ang sabi niya, driver na ako ngayon dito. So, isa na yun sa mga part-time job niya. So, tagahatid ng mga estudyante daw. So, hindi naman mamigat na trabaho. Pero yung pag-fix kasi ng mga sasakyan, minsan is sa ibang bansa hindi naman kasi applied yung mga ibang. Mostly kasi ang sasakyan sa ibang bansa is replace na lang on mga sa atin lang naman kasi ang hanggang pwede pang i-repair, gagawin pa natin ang remedyo. Ma'am, as instructor, ginagawa niyo ba actual hands-on po ba kayo sa ganun, ma'am? Yes, ma'am. Oo. Kaya minsan, natatawa na lang sila sa akin kasi nakadress ako. Pero ako yung minsan umaakit doon sa ibabaw ng sasakyan sa makina para tingnan. Just to make na yung trainees ko na gagawin din yung ano mo. Then, ako rin yung sumasa ilalim. Minsan yung ginagawa kasi nila sa ilalim, hindi ka pa sure. So para naman, as like demonstration, pasok din ako sa ilalim, then ituturo ko yung mga gagawin. Then, pareho kami nang nakahiga sa ilalim. Para yung paggawa niya, mamonitor ko kung on process ba siya. Or baka mamaya, basta trabaho na lang. Alam mo naman yung mga lalaki kung minsan, basta balik na kunala na may atin. So, not theories lang po kayo? Yes. So, talagang actual? Actual. And even yung talagang lalaki talaga, ano talagang ginagawa nyo? Ma'am, aside from that, ito pa yung, ano nyo ma'am, kumbaga, ito rin yung course nyo before kayo nagturo, or na-learn nyo lang, ano ba, anong reason lang po kayo? Mahaba-habang istorya. Kasi I am an ex-OFW. Okay. So, sa Lebanon, if you remember yung nangyaring gyera noon, isa ako sa mga bats na pinauwi ni Pangulong Gloria Arroyo. And then I was sponsored sa kanya yung sa Pangulong Gloria Scholarship. So, ang kinuha ko kasi is driving kasi na yun ang talagang gusto ko sanang matutunan. And then, while I'm driving kasi,
learning ng driving, naputol ang belt sa harap. Siyempre, kung ako yung masasabi ko, kung ako mismo yung may-ari ng sasakyan at ganito ang nangyari, ano yung gagawin ko? So, na-challenge ako na mag-enroll ng automotive. So, nung nag-enroll ako ng automotive, first week pa lang ng first sem, gusto ko nang mag-back out. Ang hirap pala. Sabi ko, out of 60, dadalawa lang kaming babae. O, buti nga may nakasama pa ako isang babae. Pero sabi ko kasi, naumpisahan ko na to, kakayanin ko to. Yung kasi ang philosophy in life ko na ayaw na ayaw ko yung nagpo-quit sa mga inumpisahan ko sa ganse kaya tuloy. So, until then, up till that na natapos ko yung 2 years na automotive ko, and then nag-apply ako ng NC Automotive Servicing NC2 National Certificate Assessment. Awa ng Diyos, pumasa naman. Then, nagkaroon ulit ng PGS, alam yung Pangulong Gloria Scholarship para sa mga ano, na-hire ako ngayon na magtuturo doon. So, nakadalawang batch ako. So, nung matapos yung batch na yon, so wala na kontrata. So, ano gagawin ko? So, nag-aaral ulit ako. Yung mga nakasama ko na nagturo noon, na from CSU, silang nag-challenge sa akin na why not get education kasi magaling ka naman palang magturo, wala ka lang, kulang ka lang sa strategy. So kinuha ko ang college ng education, nag-enroll ako sa CSU Bachelor of Technical Teacher Education, majoring automotive na rin para ano. So yung automotive walang pumilit sa akin, nasa interest ko lang talaga. So yung message, ma'am, sa mga kababaihan din na yun na rin siguro ipaalam din po yung footsteps niyo kasi alam kong kung sa pinag-uusapan yung skill ng mga kababaihan iba dun sa mga kalalakihan. So, kaya din natin. At yung mensahe niyo po, ma'am, sa kanila. So, the message na to sa mga katulad kong kababaihan, huwag tayong panghinaan. Iba kasi talaga yung lakas ng babae sa lalaki. Pero iba rin yung determinasyon ng babae sa lalaki. So, yun ang isa kong pinaninindigan ngayon, na ang babae kasi meron tayong strong determination na kapag hinarap natin ang isang challenge, hindi tayo yung basta-basta umaatras. Kaya ang may iwan ko lang sana na message para sa ating mga babae, never be a quitter, always be an achiever. So, sa ating team ngayon, ma'am, na we make change work for women, bilang isang instructor po sa ganong linya na yung field na para sa mga lalaki. Ano ko masasabi natin na sa tema natin ngayon? So, ang sa akin, ang makakaya ng lalaki, kaya din ng babae. So, pantay lang. Not to overpower naman the men. Kumbaga, sa panahon natin kasi ngayon, hindi na lang lalaki ang marunong magtrabaho. Kaya na rin yan ng babae. Maraming salamat po. Ayan, yan po ang mensahe ni Ma'am Marichelle De La Cruz, isa pong instructor po ng automotive. Isunod po natin yung welding instructor naman po, no? Na si Ma'am Donna Gawiran. Makikita niyo po mga kaibigan na ito po ay puro nasa field po ng mga kalalakihan, pero pinasok din po nila ang nasabing field. At pakinggan po natin sa kanila. Si Ma'am Donna Gawiran. Siya po ay isang welding instructor ng Southern Isabela College of Arts and Trades. At kasama po natin siya ngayon sa ating programang Kagandang Balita, Pabaruente Cagayan, hosted by Provincial Information Office. Ma'am, yung una po muna yung pagbati niyo sa ating mga taga-subaybay sa radio. Good morning po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Ako po si Maria Donna Argaviran and welding instructor po. Okay. Ma'am, sa ngayon po, ma'am, ilan po yung mga estudyante nyo this school year? Ito pong school year na to is parang nakangalo po kami ng 70 students ngayon po. Nakapag-cater po kami sa welding ng 70. Mm-hmm. So, sa akin lang po yun, sa batch ko lang po, meron pang ibang batches po kasi namin. So, as to the ratio po ng mga lalaki versus sa mga kababaihan po? Mga kababaihan po is dalawa. Uh-huh. Sa isang batch po, is uh-huh. Isang batch po is 20. Okay. So, dalawa lang po sila babae. Uh-huh. At kumusta po, ma'am, yung as to dun sa, kung magko-compare tayo sa mga kalalakihan, dahil ang welding, meron kasi tayong interview with Ma'am Testa before, yes, na yung mas daw, pina-prefer ng mga employer yung mga graduate, yes, na babae. Is that true po
lalo na pag Japanese po ang employer, is mas pulido ang welding. Kumbaga, mas maganda ang work ethics kasi ng babae kaysa sa lalaki. Dahil ang lalaki daw, quantity. Ang babae naman, quality. Okay. Doon sa mga pinagraduate, yun na po mga ilan na po yung, yun din po yung ginagawa nila ngayon. Yes, ma'am. Sa mga graduates po natin ng welding, is 80% po tayo naka-employ na nang doon din po sa field ng welding. So, mostly po sa kanila is napunta sa Enertech Incorporated na throughout Asia is kilala as boiler and pressure vessels manufacturer. So, ayun po. And then, meron tayong Hanjin sa Subic. Doon po na-employ yung iba. Ma'am, yung mga graduates niyo po ba sinusubaybayan niyo, ma'am? Minomonitor niyo sila? Yes, ma'am. Kasi talagang required po namin i-monitor sila all the time hanggang doon sa employment nila. Meron po ba tayong mga natatanggap na awards here and abroad about doon sa Sa awards po kasi, mismo po ang test the graduate natin. Sa Women's Testa Center naman po kasi graduate. So sa Manila siya graduate ng Testa. Nakatanggap na po siya ng award. Champion po siya ng skills competition. So yun po yung last na award ng Testa. Bilang instructor, ma'am, ano na sa field po ng mga kalalakihan na ngayon po ay napasok na natin mga kabaihan. Ano po yung mensahe niyo po, ma'am, sa ating mga kapwa babae? Yun nga po. As kanina po doon sa sinabi ko sa speech ko is, who needs a knight when you can make an armor? Ibig sabihin lang po niyan, kaya din po natin mga kababaihan na tumayo sa sarili natin mga paa. Okay. Last po yung message po sa ating mga taga-subaybay ngayon. Para po sa mga listeners, sana po kahit na babae po kayo or kahit ano pong gender pa meron kayo, pabutihin nyo na lang po kung ano ang meron kayo ngayon at i-enhance pa para maabot nyo kung ano yung talagang pinaka high capacity ninyo sa trabaho. Maraming salamat po. Ayan, so isa pa pong instructor yung ating napakinggan na talagang nakaka-encourage po, no? Yung kanilang mga nabanggit. At panghuli, yung mensahe naman po ng ating consultant, si Ma'am Raquel De La Cruz, sapagkat siya po ay isa po sa very active na consultant po ng ating gobernador, kaugnay nga po sa mga kababaihan. Consultant for Women Affairs, sila ng ating gobernador, si Ma'am Raquel De La Cruz. At tatanungin natin sa kanya kung sa tema ng Women's Month Celebration ngayong taon, na we make change work for women bilang isang babae, bilang isang ina, ano ang masasabi niya hinggil dito? Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Bilang pong isang babae ngayon as we celebrate Women's Month, we are very fortunate that we were born actually at this this generation. Kasi pagtitignan natin yung kapanahon na noon, maraming mga hindi pwedeng gawin pa ng kababaihan. Pero katulad kanina po, nung nag-attend tayo ng ating forum, we now have female welders, we now have female automotive na mga workers na nag-abroad na po. So this just means that lahat po ng mga fields that were usually dominated by male are now open to women. Kung makikita rin niyo po yung past natin na news, meron tayong mga top PMAers na women din po. So halos po sa lahat ng sektor at lahat ng ahensya, lahat po ng mga pwedeng pasukan ng mga male, meron na rin pong kababaihan. So we are very fortunate, this generation, the future generation, because we will now be enjoying the fruits ng mga sacrifices ng mga ginawa at nagawa ng ating mga foremothers. I cannot say forefathers only, but foremothers. Kasi it is because of their sacrifices that we have everything that we have today. So, yung akin naman pong advice sa mga kababaihan, let us take advantage of what we have now. Yung pong mga dati nating hindi nagagawa, nagagawa na po ngayon. And not only that, our governor, Dr. Manuel M. Mamba, is fully supporting this agenda. In fact, as part of his Kaganda 2017, he has created Task Force Equal Opportunities para po ma-address
May mga program po ang ating gobernador for this year, ma'am, na gagawin po natin for women specifically. I believe po may mga programs and projects po tayo na gagawin. Siyempre po, this is all of course upon the approval plus the budget po natin. But there will be projects and developments that mararamdaman po ng bawat Cagayana itong pong administration ng ating pong governor, ma'am. So, of course, this is in partnership with PSWD, no? Yes po, yes po. Yes po. Okay. Ma'am, bilang panghuli po, no? Dun sa tema natin ngayon, kayo po personally, paano po natin ito magagawa para sa pagbabago ng Cagayan sa ating temang pabarwente, Cagayan? Okay. Thank you for that wonderful question. Yes. Don't you decide, ano nga, no? Pero, you see, hindi na tayo pang Miss Beauty Queen na lang ngayon. You know, although we do produce beauty queens, bilang ako, bilang mother, bilang isang Cagayana, bilang isang manawig, bilang isang kapatid, anak, yung pong tema na we make change, work for women, I take it personally. What can I do personally to make it better for women? In my own way, as a woman, ano po ang kaya kong gawin? Dito sa field na kung nasaan ako, I am in public service, ano po ang kaya kong gawin? Kung sa akin po, ang magagawa ko is yung programa ni Governor, ano po ang mga kababaihan na i-represent po, yun po ang pwede kong gawin. Kung ano po yung needs ng kababaihan, pwede rin po natin ilagay kay Governor. Kasi as I've said earlier, fully supportive po ang ating administration under Governor Mamba. Ngayon po sa mga nakakarinig, huwag po natin gawin excuse na wala tayong magagawa. In fact, kailangan lang po natin gumalaw. Marami pong opportunities. Last, 2 days ago, meron po tayong inatenda na TESDA conference. There are so many opportunities. There are so many government agencies that are even willing. Open up, even OWA. They have scholarships available to women. They have, ITESDA has scholarships available to women in even yung mga support na financial assistance. I believe, just correct me if I'm wrong on that. But marami po tayong government agencies ngayon na ang nagdilig ay women. Kaya po maraming programs na inu-open po lahat ngayon para sa ating mga kababaihan. We just have to take the initiative to take that one step para po gumanda, umayos pong buhay natin. Last year, yung message mo sa mga kababaihang Cagayan. Okay. Let us not waste yung pong mga pinaglaban ng mga ina natin, mga lola natin noon. Huwag po nating sayangin ang mga sinakripisyo nila para kung ano po ang ma-enjoy natin ngayon. Now we are able to vote. Now we can work. Dati hindi. Hindi lang po tayo noon makapagtrabaho. Ang tingin lang sa atin noon, mag-alaga sa mga anak at sa ating pambahay. Pero hindi naman masama yun. But now, we can also work. We have opportunities open to women. Now, we can be women leaders. So malayo na po ang narating ng kababaihan. Huwag lang po natin sana sayangin dahil sa mga lumang pananaw at lumang tabis. Lalo na po, ang government natin ngayon under the administration of Governor Manny Mamba is very supportive with women. Ayan, so mensahe po ni Ma'am Raquel de la Cruz, ang consultant po ng ating gobernador. And with that, mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa lagi niyong pag-antabay sa ating programang Kagandang Balita Pabaruente Cagayan every Wednesday po and Friday dito po sa Sunshine Radio DZYT. Nakasama ko po si KP Tudaw and Mark Paul Manaligod dito sa Himpilang DZYT. Yan. So hanggang sa susunod pong pagtatanghal ng ating program, mga kaibigan, sa ngalan din po ng ating boss sa Provincial Information Office, Sir Roger Sandings. Maraming salamat po. Ida Bicabawatan. God bless you all.